Magandang umaga. So, tingnan natin sa labas. Hello, doggy. Good morning. Diyan lang kayo. Daming aso. Medyo madilim pa. 5:45 pa lang. Maagang nagising. Kasi nga, hindi pa adjusted yung body. So kayo, may pasok yung kapatid ko. Maganda rin naman nagigising ang mga tao. Meron na yung nagkukopra. May usok na yung koprahan. Sana lang. Nakita niyo yung ano. So nga po, nakapag-ikot na ako. Hindi ko lang dala yung GoPro. Yan, dami manok. Pampagising. Titilaok. May dalawang baboy dun. Kukupra. Ito yung mga kaburks na lupa ng parents ko na nakakainayang, na walang nagsasaka. Itong baboyan na to, napakaganda nito nung kapanahunan ni Papa. Baboy, dalawa. Ang ganda nito. Alaga pa. Hindi pa ganito kasira. Kaya nang hinayang ako na napabayaan to, ang ganito siya. Sayang. Diba? So, yun mga kaburks. Pag ang parents mo farmer, walang sumasalo or walang kasi nga siguro yung mentality na pag farmer ka, hindi siya ano ba, ang ibig ko sabihin parang tingin ng lahat ng tao, parang pang mahirap na trabaho yun. Pero para sa akin, ang pagpa-farming business. Ano siya? Pangkabuhayan na, pero self-sufficient ka. Dahil nga, kung may mga tanim ka sa lupain mo, mababawasan yung bibilhin mo sa labas. Parang dito lang sa backyard mo. Kaya nga tayo may bahay kubo na kanta, diba? Kasi nga, dito lang, masipag ka lang magtanim. Makukuha mo sa sariling lupa yun. Hindi mo kailangan bumili. Ano lang bibilhin mo sa labas, isda, diba? Pero kung may mga tanim ka, mas less ang magagastos mo. Para sa akin. So, yun. Kaya rin ako umuwi dito sa amin. Let's see kung ano yung magagawa ko sa panahon ko na pag-stay dito sa farm. Kasi syempre babalik pa rin naman ako sa Canada. Ayun. So, yun. Yun ang i-find out yung mga kabalis ko. Anong possible na ma-achieve ko na gagawin ko dito while I'm here. Kasi ayoko naman na mag-stay ako dito na matagal. Tapos, mainip lang ako. Mainip ako ng maupo yung mamamasyal. Kailangan may gawin ako dito. Project. Kaya, yun. Subaybayan nyo na lang mga kabrooks. So, ito, bahay ni Mama. Parang 2-3 years ago pa lang ata to bago na kompleto yan, inunti-unti ni Mama. Kasi
Parang nasambit ko nga sa unang video na mayroong kaming kinalakhan na bahay sa mismong bayan. So yun ang pupuntahan natin ngayon kasi mamamalingki kami sa bayan. So pasyalin na rin natin yung lumang bahay namin doon. Ayan. So malaki tong lupain na ito mga kabos. Kaya maraming posibleng gawin. Yun nga lang, pag may lupa ka, syempre kailangan mo rin ng budget, diba? So yun, let's see kung ano yung ma-accomplish natin dito. Kasi para may income din ang lupa na to, diba? Saka hindi sayang yung iba. Walang lupa, bumibili pa para magkaroon ng lupa. Kami nabiyayaan kami ng ang peres namin may lupa. So yun, dapat pagyamanin, diba? So yun mga kaburks, magbreakfast lang kami at mamaya aalis lang kami. Ayan. Yung maliit na tindahan ng kapatid ko. Kaya ang hinayang ako dito sa lupa na to. Sana maging ano siya, productive, maging source ng income. Buti nga dito may daan na mga kabur. Malaki pa rin. Kasi kinalakihan ko to mga kaburks na nag-ano sila. Nagpapatanim ng mga kung ano-ano. Kaya, diba? Yung sinasabi ko na hindi na ano, natatransfer sa mga anak yung pagiging negosyante. Farming is a business. Kaya ngayon mga mayayaman mga kaburks, bumibili ng mga farm kasi eventually yung land at pagfa-farming ay very necessity na yun. Kasi saan mo kukunin ang source ng pagkain? Diba? Pag may lupa ka, taniman mo lang yan. Hindi ka maapektuhan masyado ng bilihin sa labas. Alam ko may palayan doon sa hulihan pa eh. Ito, dati. Ayan. Pinapataniman nila to ng mais. Kung ano-anong pinapatanim na nila dito. Pero kailangan lang talaga mga kaburks lagyan dito ng ano, kakain ng damo. Kakain ng damo. Tapos ewan ko, nung lumaki ako dito mga kaburks, yung pumupunta ako, bumibisita ako dito, hindi ko makikitaan to ng ganito. Kasi nga, alaga to dati ng ano, paggugupit at may mga halaman. Ay, may ano kasi. Anong tawag dyan? Caretaker na lagi nabibisita niya ng papa ko. Kaya, yan. May gate na pala doon. Kasi yan ata yun na ibenta rin na lupa dyan sa hulihan. Ayan. Hindi ko alam dito kung nasaan yung sinasabi ng mga palayan. Ayun, palayan din yun eh. Pero pag-aari na to ng tito ko eh. Ayan. So ito yung reality mga kaburks, na
marami kang naiisip na plano. Diba? Marami naiisip na plano. Anong gagawin? Pero pag nandito ka na, sinurvey mo na yung property. Kahit anong property, mga kabirds, pag bibili kayo ng lupain, kailangan talagang pupuntahan nyo. At yung area, kung accessible ba, sa daan, kung anong bang meron sa area na yon, kung pamilya ba kayo, kailangan may school, may tindahan ba, na madali kayo makakapag-grocery, mga ganun. Ito, kaya hindi kami dito tumira, mga kabirds, kasi nga, ang layo sa bayan, masyadong mahirap sa may pamilya. Katulad nila, mga nag-start sila. Kaya hindi sila tumira dito. Pinupuntahan lang namin to pag may pinapatanim sila. Yun. Binibisita nila lagi. Yan. Diba? Haba nito. Haba. Parang, ano ba sabi ni mama? Parang isang ektarya din at maganda dito. Pag nalinisan to, mga covers ito. Pag nalinisan yan. 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 So, yan mga covers. Naikot ko na kayo. So, sa may mga idea dyan, mga covers. At kung kayo rin, may parents kayo na may lupa, I think mas the best na pagyamanin na lang. Huwag yung pag-away-awayan, magkakapatid. Share the benefits. So, yun. Ayun mga kabirds, naikot ko na kayo. So, nag-breakfast na lang kami. Inikot ko na kayo kasi nga para iba naman ang gawin natin. Total, maaga pa naman, maganda pang maglakad, hindi mainit, 'di ba? Ayun. Maraming kailangan gawin dito. Pera lang ang wala. Pero unti-unti, 'di ba? At least may progress. 'Yun ang importante, mga kabirds. Ang progress. So, yun. See you sa downtown. Pakita ko muna pala sa inyo ang kuprahan. Kung di pa ka nakakakita. 24 hours po kayo digde? Oh. Bangge. Malaita, nag-breakfast ka na. Tigdadara na ang tigkakandig de. O, bago na po, ne? O, iyo pa, iyang kasugma. Ayan, nilalagyan nila dito ng baga para maluto ang nyug. Saan po kamo ligyan ng ka-star? Harayo po, ligyan? Kalinga. Ah, Kalinga. Danag. Ito po yung pinatanim noon ni Papa. Itong kahoy na ito. Ayan. Mahilig siya magtanim. Ano, Kim? Pinakain mo na? Sige po. Oh, sige. So, malingke na kami, mga kabirds. 7:13. Yan.
Maingay na mga manok. So, magta-tricycle kami. Yung tricycle namin kailangan ng palitan. Ano na, oldies na. Pero haba na yung buhay nito. Magiging tunda ko la. Bayong? Ano yan, bayong? Mabirit-bit pa ka mukha mga plastic na. Kaya nga ba nga higyan plastic na? Kalimutan ng bayong. Ako higyan plastic na.
grabe. Ang laki na nito. So ito na yung pinagawa ni Ugis. Ang pinag-ibon ni Gladys. Ah, pinag-ibon ni Gladys. Handa-handa? Handa-handa. Cheap. Wow. Ay namin. Ang tagal namin dito nakatira. Hindi na to pinaayos si Mama. Kasi doon na siya nag-ano sa bukid. Nag-concentrate, magpaayos. So yung kapatid ko na lang ang tumitira dito. Ginawa niyang ano, skateboard business. Ayos ah. Diyan ka na nainom ah. Grabe man yun na ano na ni. Ha, day ka na ano na paputula na eh. Putula na? Hindi ka road trim lang. Oh. Hindi mo kasama ang talubo pa. Padawan nyo. Oh. Eh, ito, nakatabang mag, ano, man, ano, shade. Oo. Ang hasil lang sa iya, hindi ako. Iyo. Iyo, tanalaog naman, pati dumang kila juicy, oh. Iyo, tama, ipatrim mo na talaga. Oh, itrim mo lang niyo, ininduwang sanga, nakakalaog na duman, oh. Iyo, masupog masidan, man sa inda. Masidan lang din din. Iyo. Yung mga itong problema ko ang karatalis na ito. Kasi rin nasa atok ta. Ay nagbabarga naman sa Tauro. Ayo. May nagiging problema doon. Ayo ta sa mga down na no? Ayo. Kaya daw ako nga may bias yung mga atok. Ang kaya? Hindi na may nagkano, Tauro. Oh my God. Nakabalag yung kahoy. Ay, sa nga. Pwede mong putulon ang... Pwede. Oo. Ay. Maintenance. Iyan talaga may harong. May maintenance. May 50 ka dyan. Saan nga? Pero 50 ang Philippine money ko. So, dito sa Pinas, hindi talaga frozen ang mga karne, mga kabirds. Ayan. Sa atin, sanay tayo na frozen. Papagupit na si Mama. So, talagang pinakasentro kami mga kabirds ng ano, palengke. So, yan lang yun sa amin, oh. Pagupit daw si Mama. So, yung ganitong pwesto pala mga kabirds, 15,000. Tapos, kuryente pa. Kuryente po pa po, 2,700. So, dapat everyday may customer. Yeah. Kasi paano mo mababayaran yun kung walang customer? Oh my God. New Year. Yeah. Dapat New Year, new look. Ayos, nakapagpagupit na. Pagbawas na ulit ng buhok. So, mamalingki kami ng gulay. Panggisa. So, ni Maki pala, may chiket din eh. No? Ligi ka mo nag-ano? Diyan ka din kami nagbabaka ni ano? Pambahog?
magbaka na sa tindahan, maano ka, madiretso ka sa company. Kaulay ka. Ano yan? O, oh, talong. Ang palaya, ma. Itlog na maalat. Angkong. Lima. Ang favorite kong saging. Puso. Sarap lang mamili. Parang gusto mo lahat, diba? Hindi na eh. Sa kalabasa. Oh, naging terminal na pala ni. Dati may nasunog daw kasi to mga ka-perks. Dati ano yan, palengke din yun eh. May building dito. Kaso nasunog na. Hindi pa pala napapagawa. Ayan. Tapos doon yung main highway. So ito dati na. Dry market. Yung wet market na isdaanan doon sa dulo. Basic. Dati hindi pa ito ganito. Si mama pinapamediko kasi hindi ako marunong mamalengke. At sa tawaran. Dito tayo sa ano, isda. Tilapia. Awo man tilapia ma? Ini ma. Kata de. Ini ma. Ito yung wet market. May turingan ma, oh, Saradet. Yung bangkulis daw. Paborito ni mama. Bangkulis. Ay, malasugi pa. Malasugi po. Malasugi. 280 po. Kaya mo nag-sarga lang. Oo, parang ayan. 24, ma'am. Ano na po? Pero pa kanya ni... Iyan bako man malasog yan, no? Bako ni po malasog. Oo, ini bako. 165 ini, ma'am. Ano ini, ma'am? 165. Bako, mas sila mabaga. 389 Mano po. Ini po, kayo pang malasog. Di ba mas malasa yan? Pag... Mas malasa kaysa. Oo. Oo, oo. Eh, sasabawan mo, di ba, ma'am? Ini pa din? Sige po. Tapos, eh, kustosan mo na tabi. Kustosan mo na ni, ma'am, hindi pa? Dain na yan. Okay, yan sa akin. Ang kilo, ma'am? 300. 300 daw. 380. Ah, 689 po kami. Hindi na sa gato, so. Kada yung nabayaran, 30. Ini po, chop-chop po ba? Iyo, paki-chop-chop na. Pag mga pagsabaw mo lang. Ang gano'n na ba? 6 pera po. 689
hiwain. Pamana dumanda na. Kuha kang bayad pa ito. Ang bayad mo. Tara. Alang. Ah, tuyo. Uy, tinapa. Gusto ko matinapa. Kain din. Favorito. Tinapa. Kain eh. Tinapa. Mayong bagong abot? Mayong, ma'am. Durang tinapain? Dami. Ano yan, ma? Hindi na sa tinapa? Espera mo. Ano na tinapa? Tumama. Seventy. Yung ano mo? Yung bukad. Ano yan? Apat dyan? Body? Tinapa sa kabody. Tapos pagpagalan mo. Ayun, ma'am. 81.4. Yung sale. Lang. Sale 10%. Sale 10%, no? Sale. Ito, 50% sale. Doon tayo sa 50% sale. 300. Oh, yun. Yan pala. Magkano to? 100? Ready, boy? Hindi mali pa po, ne? Ha? 400. Yung mga man. Inapod pang sale, ne? Dapat na mga sale. Yung mga nasa 150. 500 po kayo. Ano pa na yun? Ang original price? Oo. Nabuga, madigit. Ito, 200. Ah, depende mo sa ano. May ano. Ah, may tag naman. Kaso sa dito, baga, may garo pang angki. Ah, makapal. Sobrang kapal ta ano. Pansin ko lang. Mas makapal pa yung tela ng Pilipinas kaysa sa Canada. Ano ba? Maliliit lang. Uwi na kami. Ano tayo? Tanggalin na saan. At lalagyan namin ng isda. Anong tawag nito sa kusido? Mana sa Tagalog man naman? Pako? Igigisa sa... Tagalog? Oo. Hindi, yung luto. Kusido? Tagalog, kusido. Yung pinagbilhan namin ng pako, sabi, galing daw dito sa pinaglabanan. Wala naman kami nakita. Matyaga lang yung nag-ano nito, syempre. Hanapin din tong gulay na to eh.
So hanggang maubos siya. Lutuin na ni Mama yung isda. So yun lang mga kabirds, para hindi na kayo mainip. Tagal-tagal din.